Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., marami nagsasabi na sa panahon ngayon, sobrang iksi na lang ng lifespan ng atensyon ng isang tao. Pwedeng nasa iyo ang buong atensyon niya ngayon, tapos maya-maya nasa iba na. Pero paano kung never mo namang na-experience na mabigyan ng buong atensyon? Hi sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Ori. Pero tawagin niyo na lang ako sa palayo kong Bree. Isang Gen Z na never nakaranas ng masaya at buong pamilya. Ang kwento sa akin ng mama ko, bata pa lang daw ako noong nagkahiwalay sila ni Papa. Ilang beses nilang sinubukan na ayusin ang problema nila, pero wala na talaga. Minabuti na lang nilang maghiwalay ng landas sa halip na tumira sa isang bahay na puro pasakit at katoksikan lang ang meron. Masama ba ang loob ko sa mga magulang ko dahil hindi nila naparanas sa akin ang magkaroon ng masayang pamilya? Somehow, yes. Kaya lang, marami kasi akong nakikita na buo nga ang pamilya pero magulo naman. Away dito, away doon. So kahit papaano, naiintindihan ko rin kung bakit ganun na lang ang naging desisyon ng mga magulang ko. Walang kaso sa akin kung palakihin nila ako nang magkahiwalay sila. Ang problema lang talaga, never kong naranasan ang mabigyan ng buong-buo na atensyon kahit na nag-iisang anak lang naman ako. Mas maraming time ang mga magulang ko sa kanya-kanya nilang buhay. Bree! Bilis naman ang pagbibihes! Mag-aamasan na tayo! Sige po, tita. Oh, hindi ka pa ba tapos magbihis, Bree? Tapos na rin po ako, ma. Halika na, te. Ito na tong agahan. Ay, salamat. Magkakape lang po ako, ha? At bakit? Eh, masyado na po akong tumataba, eh. Ano naman kung tumaba ka? Mas okay nga yan kesa maging butot balat ka. Eh, ma, ayoko naman sumikip yung mga uniforme ko, no? Ay, nako. Dapat nga kumakain ka na maraming almusal para hindi ka nabili ng bili ng snack. Tipirin mo yung baon na binibigay sa'yo ng mama mo. Oo nga naman, Bree. Hindi porket sa private school kita pinag-aral, ibig sabihin nun marami na tayong pera. Lo, pinagtulungan pa ako ng magkapatid, oh. Pinapaalalahanan ka lang. Nga pala, ate, next week na yung paglipat namin ni Calvin sa bagong apartment. Nako, next week na ba yon? Ang bilis naman yata. Alam mo naman yung si Calvin, eh. Matagal nang pinaghandaan yung pagbubukod namin. Oh, tita, dalawa na lang kami ni Mama na maiiwan dito. Papasyal-pasyal pa rin naman ako dito, lalo na tuwing weekends. Tita, alam mo namang ikaw lang yung kaklose ko, eh. Si Mama palagi namang busy yan. Ayaw mo yun? Kapag umalis na ako dito, mas magkakaroon kayo ng time mag-ina. Alam ko na, what if ako na lang yung pumasyal sa apartment yun ni Tito Calvin? Pwede rin naman. Welcome ka naman doon. Basta wag mo lang araw-arawin, ha? Bigay mo rin yung privacy niyang tito mo at tita mo. Baka naman araw-arawin mo yung pagpunta doon. Hindi po. Nga pala, sino yung a-attend ang PTA sa school namin? Next week na yun, eh. Nako, hindi ako pwede, anak, eh. Alam mo namang may klase din ako. May advisory class ako, kaya hindi ako makatakas sa school. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng umattend doon? Porket bukod na kami ni Calvin, eh, tsapwera na ba ako? Yay! Pwede po kayo, tita? Ah, syempre naman. Pwedeng-pwede. Yun! Nako, nandyan na yata yung service ko.
Ang aga naman dumating. Oh, babaunin ko na lang tong sandwich, ha? Bree, yung bili namin sa'yo, ha? Kumain ka ng marami. Opo, ma. Mauna na ako. Sige, ate, ingat. Ingat, ma. Ang sarap talaga ng kape sa umaga. So, ngayong nakaalis na si ate, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Tita? Sino yung lalaking naghatid sa'yo kahapon? Tita! Boyfriend mo? Manliligaw? Classmate ko lang po yun. Asus, classmate lang daw. Hinatid-hatid ka pa uwi at bit-bit yung bag mo, classmate lang. Eh, tita naman eh. Boyfriend mo na yun ano? Hindi ah. Nanliligaw sa'yo? Opo. Ay, sabi na nga, be. Alam na ba ng mama mo yan, ha? Shhh! Eh, tita, secret lang natin to. Alam mo naman yung si mama, OA, mag-react eh. Sasabihin na naman nun, pinapabayaan ko yung pag-aaral ko kahit hindi naman. Eh, hindi nga ba? Siyempre hindi. Ang tataas kaya ng grades ko. Tita, please. Promise mo sa akin na hindi mo sasabihin kay mama. Please. O, sige. Sa isang kondisyon. Po? Kailangan magpakilala sa akin yung lalaking yan, ng personal. Alo? Uy, ayaw mo yata eh. Uy, di sige, iti-text ko na si ate ngayon mismo. Uy, tita, wag! Sige po, sasabihin ko sa kanya na dumaan dito mamaya pag uwi. Okay, good. Siguraduhin mo lang ah, na magpapakita sa akin yan, kundi ako mismo ang magsusumbong sa mama mo. Opo, tita. Alam mo, okay lang naman sa akin yung pagtanggap mo ng manliligaw. Basta ang sa akin lang, eh, dapat kilala namin ng personal. Kung malinis ang intention niyan sa'yo, hindi matatakot na magpakilala sa amin yung manliligaw mo. Introducing Tita Cheche, ang kaisa-isang kapatid ng mama ko. Bakit ko siya ibinibida sa kwento ko? Simple lang naman. Siya lang kasi ang nakakapagbigay sa akin ng atensyon na hindi ko nakukuha sa mga magulang ko. Siya ang nakikinig sa mga kwento ko, regardless kung maganda ito o hindi. Siya ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Bali, ganito kasi yun, Popoy at Bea. Noong naghiwala yung mga magulang ko, naiwan ako sa poder ng mama ko na wala namang time para sa akin dahil busy siya sa pagiging isang public school teacher. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman natin na karamihan sa mga teacher na kagaya ng mama ko ay napakaraming gawain bukod sa pagtuturo. Nandyan ang walang katapusang class record, lesson plan, at paminsan-minsan marami pang gawain na ipinapasa ang school sa kanila. Ang resulta, nahahate ang atensyon nila. Sa halip tuloy na itoon sa pamilya ang natitirang oras nila, napupunta patuloy sa mga take-home activities. At ang madalas na nagsasuffer ay yung mga anak na halos hindi nabibigyan ng sapat na pag-aaruga at pag-aasikaso. Sa kalagayan ko, hindi ko masyadong dinadamdam ang kakulangan ng atensyon ni mama sa akin. Tutal nandiyan naman ang tita Cheche ko. Siya na halos ang naging nanay at ate ko. Siya ang napagsasabihan ko ng mga sikreto ko at siya rin ang nakakasama ko sa mga mahalagang okasyon sa buhay ko. Ito kaya, tita. Okay na ba tong dress na to? Parang nakukulangan ako eh. Pero tita, favorite color ko tong yellow eh. At saka ang ganda niyang tignan sa akin oh. Bagay na bagay sa skin tone ko. Diba, babe? Oo, pero mas bagay ka sa akin eh. Sira, tinatanong ng maayos eh. Eh, kahit ano namang isuot mo, babe, maganda ka eh. O sige, ganito na lang.
Yan na lang ang isuot mo sa umpisa ng program and then maghahanap tayo ng mas bonggang dress para sa 18 roses. Okay ba yon? Okay po, tita. Babe, ako last dance mo, ha? Oo naman, syempre. Ano ka mo? Last dance? Opo, tita. Bakit? Hindi ba pupunta ang daddy mo? Hindi ko pa po alam eh. Mukhang malabo po. Natanong mo na ba sa mama mo? Hindi pa po. O eh, tanong mo muna. Para sure tayo. Kumusta yung paghahanap niya ng susuotin mo sa debu? Okay naman, ma. Nakahanap na po kami ng para sa umpisa ng program. Tapos yung para sa 18 roses, mag-rent na lang po. Okay. Psst. Natanong mo na. Po. Ano yun? Anong itatanong? Ma, makakapunta po kaya si Papa sa debu ko? Yun ang hindi ko alam. Diba nagkakausap pa naman kayo, ma? Pwede niyo po bang tanungin sa kanya? O sige, hayaan mo't ite-text ko. Sige po, kailan pwedeng malaman kung makakapunta siya? Hindi ko lang sure. Alam mo naman yung papa mo, may pagkabisi yun eh. Okay po. Bakit hindi na lang ikaw yung kumausap? May Facebook naman yun ah. Hindi naman nagre-reply sa Facebook yun eh. Bukas tawagan natin. Ngayon na, ma. O kaya mamaya para malaman na natin kung makakapunta siya. Oo na. Teka, bakit ba madaling-madali ka namang malaman kung makakapunta siya o hindi? Para mailagay na po sa program. Sabihin mo na kasi yung totoo. Tita! Anong totoo? Meron ba akong hindi nalalaman? Go na, Bree. Sabihin mo na. Ganon din naman malalaman din ni ate yan. Mainam na ngayon pa lang, masabi mo na sa kanya. Ang alin? Ano kasi, ma, kaya gusto kong malaman kung makakapunta si Papa. Para sana malaman ko na kung sino yung last dance ko sa 18 Roses. Kasi kung hindi siya makakapunta, si Kenny na lang yung ilalagay ko. Kenny? Sinong Kenny? Classmate ko po. Boyfriend niya, ate. Tita naman eh. Boyfriend? May boyfriend ka na? Opo. Teka. Bakit hindi ko alam to, ha? Bakit kayong dalawa lang nakakaalam? Ate, nahihiya pa kasing magsabi yung bata. Nagdadalaga pa yung anak mo eh. Hayaan mo na. Diba ang kabilin-bilinan ko, huwag ka munang magbo-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakatapos sa college. Ate. Na hindi mo man lang pinakilala sa akin yung lalaki na yan bago mo sagutin? O baka naman hindi nanligaw sa'yo? Baka bumigay ka kaagad? Paano ko ipapakilala sa'yo palagi ka namang wala? Darating ka sa gabi, kakain ka lang saglit, tapos class record na naman aasikasuhin mo. Pag weekend naman, nagsaseminar ka, na hindi mo na nga ako kinakausap eh. Hindi mo nga alam yung mga nangyayari sa buhay ko. Ano ka mo? Buti pa nga si Tita Che, kahit nakabukod na, palagi pa rin updated sa akin. Busy ako sa pagtatrabaho para sa'yo. Para mabigyan ka ng magandang buhay at para mabili lahat ng pangangailangan mo. Tapos magbo-boyfriend pa yung uunahin mo? Pues hindi lang pera niyo ang kailangan ko. Kung may time lang sana kayo para kilalanin si Kenny, hindi sana kayo nagkakaganyan. Ang problema sa inyo, napaka-OA nyo mag-react eh. Hindi nyo pa nga kilala yung tao. Si Tita Cheche nga kilala na si Kenny eh. Hindi nang huhusga ng ganyan. Tapos kayo walang kaalam-alam, kayo pa'y may ganang manghusga? Aubrey, hindi kita pinag-aral sa private school para sagot-sagutin lang ako ng ganyan, ha? Walang kinalaman yung pag-aaral ko dito, ma. Walang kinalaman yung eskwelahan ko sa nararamdaman at pinagdadaanan ko. Tungkol to sa kawalan nyo ng time sa akin bilang anak nyo. Mas itinuturing nyo pa nga atang anak yung mga estudyante nyo eh. Dahil nagtatrabaho ako ng mabuti para sa... Para sa akin na naman? Para sa future ko? Paano yung present, ma? Kaka-future nyo, wala na kayong alam sa pinagdadaanan ng anak nyo. Aubrey, bumalik ka rito! Aubrey! Popoy at Bea, never naman talaga ako nagdamdam sa kakarampot na atensyon na nakukuha ko kay Mama.
Gaya nga ng sinabi ko, nandiyan naman kasi si Tita Cheche para punan yung mga pagkukulang na yon. Pero nagpasama ng loob ko ay yung naging reaction niya nung nalaman niyang meron na akong boyfriend nang hindi sinasabi sa kanya. As if naman kasalanan ko kung bakit hindi niya alam ang mga kaganapan ko sa life. Eh siya naman tong madalas na wala. Kung nandito man siya sa bahay, wala naman sa akin ang atensyon niya kundi nasa class record, Manila paper, at laptop. Bibihira siyang mag-allot ng time para kausapin ako o para alamin ang mga pangyayari sa buhay ko. At ngayong marami ng pagbabago sa buhay ko nang hindi niya alam, eh parang ako pa ang may kasalanan. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ang loob ko kay Mama Popoy at Bea. Doon na rin unti-unting nabuo ang nagkapatong-patong yung mga hinanakit ko sa kanya dala ng kawalan niya ng oras para sa akin. Dati-rati kasi hindi ko masyadong naiisip ang mga kakulangan ni Mama. Pero ngayong hindi sa amin nakatira si Tita Cheche, mas madalas na akong mag-isa. At sa tuwing dumarating yung mga pagkakataon na wala akong makausap, kung ano-anong pakiramdam ang bumabagabag sa akin. Isa nga doon ang feeling na parang walang nagmamahal sa akin. Sige, babe. Oh, bakit parang pagod na pagod ang babe ko? Ang dami kasi namin ginawa sa school eh. Akads tapos may paparating pa kaming event. Kami yung nakatoka na mag-asikaso sa preparation. Ah, ganun ba, babe? O sige, bawi ka na lang sa pahinga pagdating sa bahay. Yes, babe. Tawagan mo ako mamaya, ha? Video call tayo. Okay. Bye muna, babe. Update mo na lang ako. Bye, babe. I love you. I love you. Ay, sana naman may pagkain. Oh, ginagabi ka yata ng uwi. Dami pong activity sa school eh. Hindi pa ako nakakapagsaing. Ikaw na lang muna. Ha? Hindi pa kayo nagsasaing? Hindi pa. Eh, napakarami kong chinecheck na project ng mga bata eh. Diyos ko naman, ma. Pagod na nga ako sa school eh. Magsasaing pa ako pag uwi ko. Eh, kung gusto mo, bumili ka na lang ng lutong kanin dyan sa kanto. Pati ng ulam, bumili ka na rin. Ma naman eh. Kung alam niyo palang marami kayong gagawin at hindi kayo makakapagsaing, sana dumaan na kayo sa karinderya kanina. Eh malay ko bang gagabihin ka ng uwi? Hindi ka naman kasi nagsasabi eh. Hindi naman kasi kayo nagtatanong. Malaki ka na, Aubrey. Dapat kaya mo na ring alagaan yung sarili mo. Hindi yung lahat iaasa mo pa sa akin. Eh alam mo namang ang dami ko nang iniintindi. Ang daming iniintindi? Na puro trabaho na naman. Kakatrabaho nyo, nakakalimutan nyo nang may anak kayo. Pwede ba kahit sandali lang, ipahinga nyo muna yung pagiging teacher nyo at magpakananay naman kayo? Bakit ba masyado mong minamasama yung pagtatrabaho ko? Eh, hindi lang naman para sa akin to ah. Oo na, gets ko na. Para sa akin na naman. Yan naman palaging sinasabi nyo sa akin eh. Aubrey, sana naman maintindihan mo kung gaano kahirap maging teacher. Pagkatapos ko magturo sa school maghapon, magche-check pa ako ng mga quizzes, ng assignment, ng project. Sa gabi naman, mag-aasikaso ako ng lesson plan. Buti sana kung may katuwang ako sa pag-ayos dito sa bahay. Eh wala naman eh. So anong gusto nyo? Ako pagagawa nun para sa inyo? Kahit weekend lang sana, anak. Kahit yun na lang sana, maitulong mo sa akin. Eh ano kaya kung kahit weekend man lang, eh magpakananay ka? Aubrey naman. Alam mo namang umaattend pa ako ng mga seminar, di ba? Kailangan ding umusad ng career ko bilang teacher. Ang tagal-tagal ko ng teacher sa public school, hindi pa umuusad yung rank ko. E di sige, unahin niyo yung pagiging teacher niyo. Kalimutan niyo nang may anak kayo nagugutom at nangangailangan ng pag-aalaga niyo. Teka, saan ka pupunta? Aalis, sa ibang bahay na lang ako makikikain. Bumalik ka rito, Aubrey! Tapos ka na kumain, babe?
Oo, babe. Salamat ah. Buti na lang palagi kang nandyan. Wala yun. Part yan ng pangako ko na aalagaan kita. Buti ka pa na aalagaan mo ko. Samantalang yung mismong nanay ko, nakalimutan na yata ako. Shhh. Huwag mong sabihin yan, babe. Baka talagang busy lang din si tita. Mahirap din kaya maging teacher. Yung attention niya palagi na lang nasa class record. O kaya nasa mga notebook, libro, laptop. Kailan ko kaya mararanasan maalagaan bilang anak? Huwag kang mag-alala, babe. Kung hindi ka maalagaan ni tita, ako ang mag-aalaga sa'yo. Talaga? Oo. Promise ko yan sa'yo. Thank you, babe. Thank you lang. I love you. I love you too, babe. Kaya hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob kay mama. Ipon na kasi yung mga hinanakit ko. Narealize ko na all along, meron pala talaga akong kinikimkim na sama ng loob na ngayon ko lang napagtuunan ng pansin. Siguro ng mga panahon na yon, I was too young to understand kung bakit buhos na buhos ang atensyon ni mama sa trabaho niya. Lalo na tuwing na ikukumpara ko siya sa ibang magulang na walang take-home na trabaho. And at some point, hindi ko maiwasang hilingin na sana iba na lang ang naging mama ko. Or at least sana hindi na lang siya naging teacher. Sana mas marami siyang time para sa akin. Papoy at Bea, mahirap ang magkaroon ng kahati sa pagmamahal ng mga magulang. Lalo na kung hindi naman tao ang kahati mo. Mabuti na lang at may isang taong nagparandam sa akin ng buong-buong pagmamahal. At yon ay walang iba kundi ang boyfriend ko. Sa mga panahong wala na akong ibang matakbuhan o mapagsabihan ng sama ng loob, lagi siyang nandyan para makinig sa lahat ng rants ko sa buhay. Ibinigay niya sa akin ang pag-aalaga na hindi ko naramdaman mula sa sarili kong ina. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. May kahati. Opoy at Bea, habang tumatagal, parabang palayo ng palayo ang loob ko sa mama ko. Kaming dalawa lang ang nakatira sa bahay pero halos hindi na kami nagkikita. Naging busy na rin kasi ako sa dami ng requirements sa school at si mama naman, at usual, nakatutok sa trabaho niya. Kung magkita man kami, halos hindi na rin kami nakakapag-usap. Madalas ko rin napapansin na para pang gulong-gulo at hindi mapakali si mama dahil na rin siguro sa dami ng tumatakbo sa isip niya. Minsan, parang gusto kong magalit sa kanya dahil ganun na lang kung pagtuunan niya ng pansin ang trabaho niya. Minsan naman, naaawa din ako dahil malaki din yung naging epekto sa kanya ng pag-alis ni Tita Cheche. Wala na siyang nakakatulong sa mga gawaing bahay, kaya mas lalong naging mahirap para sa kanya. Ang pagsabayin, ang pagiging isang ina, at pagiging isang teacher. Thank you.
Anak, bumangon ka na dyan. Kakain na tayo ng hapunan. Hindi pa ako nagugutom, ma. Maghapon ka nang nakahiga. Lalo kang magkakasakit niyan. Maghahain na ako, ha? Sumunod ka na. Okay, ma. Makabango na nga. Ang lala talaga ng hilo ko. Oh, kain na. Ano bang nararamdaman mo at maghapon ka nang nakahiga? Masakit puson ko tsaka nahihilo ko. Ganun ba? Uminom ka naman na ng gamot, di ba? Hindi pa rin nawawala? Hindi pa nga eh. Gusto mong magpa-check up bukas? Hindi na, mukhang hindi naman na kailangan. Anong hindi na kailangan? Eh maghapon kang nakahiga dahil sa nararamdaman mo. Mainam ng mapatingnan yan para maagapan kung ano man. Hindi na nga kailangan, natural lang to. Anong natural pinagsasasabi mo? Buntis ako, ma. Ha? Ano? Huwag mo akong pinaglololoko bata ka, ha? Hindi magandang biro yan. Nakabuo kami ni Kenny. Pangatlong piti ko na, puro positive yung lumalabas. Eh bakit parang wala lang sa'yo? Parang hindi ka naman lang nag-aalala. Bakit? Ano ba dapat maging reaction ko? Dapat ba ako magpanik? Required bang maging OA kapag nabuntis? Aubrey, ang bata-bata mo pa! Hindi ka pa nga nakakagraduate sa college eh! Okay, ano naman? Marami naman dyang nanay na pero nag-aaral pa sa college. Hindi yun ang pangarap ko para sa'yo! Ang gusto ko, makapagtapos ka muna bago ka... Hindi sana, ginabayan niyo ako kung yan talaga yung pangarap niyo para sa akin. Hindi yung inuuna niyo pa yung mga lesson plan niyo, yung mga seminar niyo. Puro kayo, pangarap-pangarap para sa iyo, para sa atin. E palagi naman kayong wala. Aubrey, kailan mo ba maiintindihan na iba ang diskarte ko bilang nanay at teacher? Hindi madali para sa akin ang pagsabayin pareho. Ang kailangan ko lang, makipagtulungan ka. Tulungan mo rin yung sarili mo. Ay, naku. Napakaraming drama. Yan ang ayaw na ayaw ko eh. Makaalis na nga lang muna dito. Saan ka pupunta? Sa asawa ko. Kasi siya palaging nandyan. Hindi kagaya nyo na palaging wala. Tao po? Tao po? Kenny? Babe? Ay, bakit kaya hindi nagre-reply yun? Uy, Bri! Ikaw pala yan! Hi! Si Kenny, nandyan ba? Si Kenny? Oo, nandyan ba siya? Hindi kasi nagre-reply sa chat ko eh. Ayaw din sagutin mga tawag ko. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam? Bakit? Saan siya pupunta? Umuwi siya ng Batangas, Bri eh. Umuwi? Batangas? Wala naman siyang sinabi sa akin. Yun lang. Kailan daw siya babalik? Wala na siyang balak bumalik. Hindi pala kayo nag-usap? Hindi eh. Hindi nga siya nagre-reply eh. Hindi niya rin sinasagot yung mga tawag ko. Tay tayo dyan. Mark, baka naman nandyan lang siya sa loob. Huwag mo naman siyang itago sa akin, oh. Parang awa mo na. No, Bri, kahit pumasok ka pa. Kahit halugugin mo pa yung buong apartment, wala siya dito. Mark, buntis ako. Hindi pwedeng umuwi na lang siya sa Batangas nang basta-basta. Hindi ko alam yung address nila doon. Yun na nga eh. Kaya nga siya umuwi kasi buntis ka. Ano? Natatakot siya. Hindi pa raw siya handa. Hindi pa raw niya kayang maging ama. Hindi yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi niya, papanagutan niya ako. Hindi niya ako iiwan. May pangako siya sa akin. Aubrey, nakakalungkot man pero mukhang hindi niya matutupad yung pangako niya sa'yo. Pambihira naman. Hindi pwede yun, Mark. Umalis ako sa amin, wala akong matatakbuhan. Si Kenny lang yung inaasahan ko. Pasensya ka na talaga, Bri, pero siguro mas mabuting bumalik ka na lang muna sa inyo. Eh, wala ka ng Kenny na aasahan. Siya mismo na duwag na harapin yung responsibilidad niya eh. So ano to? Ako na lang mag-isa?
magkasama namin ginawa to, pero ngayon nagbunga na, solo na lang ako. Parang ganun na nga. Sorry talaga ha. Alam kong hindi madali yung sitwasyon mo, pero wala ka namang ibang matatakbuhan ngayon kundi yung pamilya mo din eh. Kaya umuwi ka na lang muna sa inyo. Sorry, Aubrey. Papuyat Bea, parang wala lang sa akin noon nung nalaman ko nagdadalang tao ako. Alam ko kasing kayang-kaya ko ang sarili ko. Lumaki nga akong hindi naaalagaan ng magulang ko eh. Isa pa, naniniwala kong hindi ako pababayaan ng boyfriend kong si Kenny. Pero nung nalaman kong nagpakalayo-layo siya at tinakasan ako, eh para akong pinagsakloba ng langit at lupa. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam nung gabing yun. Nanginginig ako sa takot na baka tuluyan na ngang hindi magpakita sa akin si Kenny. Wala akong matakbuhan. Hindi rin ako makalapit kay Tita Cheche dahil alam kong madidisappoint siya sa balitang nabuntis ako ng maaga. Kaya naman wala akong ibang nagawa kundi ang bumalik na lang sa bahay namin. Bago ako umuwi, eh, inintay ko munang sumapit ang madaling araw para siguradong tulog na si Mama. Bagsak na bagsak ako noon, Popoy at Bea. Bukod sa literal na madilimang gabi, eh parang nilamon na rin ako ng kadiliman. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Gustong-gusto kong patunayan na hindi ko kailangan si Mama sa buhay ko. Pero mas lalo lang pinarealize sa akin ng mundo na kahit anong mangyari, kay Mama pa rin ako tatakbo. Yung galit na nararamdaman ko sa kanya, sa isang iglap lang, ay napalitan ng hiya. Napakahirap ng gumalaw. Ganito ba talaga pakiramdam ng buntis? Ay, nakakapagod. Aga nyo yata umuwi. Maagang natapos yung lakad ko eh. Oh, may dala akong pagkain. Magmerienda ka muna. May uwi ba kayong ulam? Nagsaing na ako. Nagsaing ka? Dapat hinintay mo na ako. Hirap na hirap ka nang gumalaw oh. Kung hihintayin pa kita, baka hating gabi na tayo makapaghapunan. Ito na nga eh. Maaga na akong umuwi. E di sana sinabi niyo na agad na maaga kayong uuwi. At saka ganun din naman eh. Mga class record din naman aatupagin nyo kaya hindi rin kayo makakapag-asikaso dito sa kusina. Ay, wala na akong class records na aasikasuhin. Himala. Nag-resign na ako sa school. Nag-resign? Kayo? Sus, maniwala ako. Ay, hindi mo naman kailangang maniwala. Paano ako maniniwala sa inyo? E buong buhay nyo, inalay nyo sa pagtuturo. Ngayon pa kayo magre-resign? Ay, sige na. Magpahinga ka na dun sa kwarto. Ako nang mag-aasikaso ng hapunan natin. Bakit ka nag-resign? Malaki na yung tiyan mo. Few weeks from now, manganganak ka na. Kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga sa anak mo. Pero hindi mo kailangan mag-resign. Kailangan ko. Kasi yun na lang ang pagkakataon ko para makabawi sa'yo. Pinagsasabi mo? Palagi mong sinasabi sa akin na wala na akong time para sa'yo, di ba? Na palagi kong inuuna yung pagiging teacher ko. Heto na! Ikaw na yung uunahin ko ngayon. Kayo na yung uunahin ko. Eh bakit parang masama yung loob mo? Alam mo anak, kahit kailan, hindi ko naman gustong pabayaan ka. Pero kung kaya ko lang pagsabayin yung pagiging teacher at pagiging magulang sa'yo, gagawin ko. Napag-isip-isip ko na sa buong buhay ko,
palagi kong inuuna yung trabaho ko. Kaya ngayong may pagkakataon ako para bumawi sa'yo. Hindi ko napapalampasin yun. Kahit pa isakripisyo ko yung sarili kong pangarap, gagawin ko. Iniinis kasi ako, tita eh. Naiinis? Bakit? Para kasing tanga si mama. Ang tagal-tagal na niyang teacher, ngayon pa siya magre-resign. Sinayang na lang lahat ng pinagpaguran niya. Eh bakit? Mukha bang masama yung loob niya? Yun na nga yung mas nakakainis eh. Parang wala lang sa kanya yung sinayang niya. Buong buhay niya yun eh. Binuhos niya pagod at panahon niya doon, tapos pakakawalan niya ng ganun-ganun na lang. Kasi nga, kailangan na mag-aalaga sa'yo. Lalo pag nanganak ka na. Eh paano yan? Eh di hindi na siya makakabalik sa pagtuturo. Eh mukhang hindi naman na importante sa kanya yon. Kayo na yung mas mahalaga sa kanya, ikaw at yung anak mo. Ay, ewan, para kasing hindi nag-iisip bago nag-resign. Alam mo, Bri, maraming inilaban si ate para dyan sa pangarap niyang pagti-teacher. Kaya sigurado ko na pinag-isipan niya ng maraming beses bago mag-resign. Talagang mahal niya lang kayo ng anak mo, kaya niya nagawa yon. Ay, nakakainis! Sus, naiinis ka ba talaga? O nagigilty ka? Kasi magkaiba yon. Ba't naman ako magigilty? Eh, hindi ko naman sinabi sa kanya na mag-resign. Hindi nga. Pero ginawa niya yon para sa'yo. Baka nagigilty ka lang kasi aminin man natin o hindi, ikaw ang dahilan kaya siya nag-resign. So, konsensya ko pa, ganun. Pero naiiyak ka lang aminin. Eh, bakit kasi hindi na lang yun ang tingnan mo? Sa halip na mainis ka sa pagre-resign ng mama mo, eh magpasalamat ka na lang at nagawa niyang isakripisyo ang pagiging teacher niya para lang magampanan yung pagiging nanay niya sa'yo. Popoy at Bea, mahirap mang aminin pero tama si Tita Cheche. Hindi naman totoong nagagalit ako kay Mama dahil isinakripisyo niya ang pagiging teacher niya para sa amin na magiging anak ko. Ang totoo, nakukonsensya ako. Alam ko kasi ang lahat ng paghihirap ni Mama para pangalagaan ang trabaho niya. Alam ko kung paano niya pahalagahan ang imahe niya bilang teacher. Sa haba ng panahon ng pagtuturo niya, nakita ko rin kung paano niya mahalin ang mga estudyante niya at kung paano din siya mahalin ng mga ito pabalik. Isa si Mama sa mga teacher na totoo at tapat sa sinumpaang tungkulin. At para isakripisyo niya ang lahat ng iyon ay isang malaking sampal para sa akin. Para magkaroon ng pansamantalang income, ay nag-buy and sell ng kung ano-ano si Mama habang tumatanggap ng racket sa pagtututor. Ako rin naman, ayoko rin namang maging sobrang pabigat, kaya kahit papaano ay tumutulong na rin ako sa kanya. At sa mga panhong unti-unting nanunumbalik ang magandang pagsasama namin ni Mama, ay napuno ako ng tuwa. Oo, nakukonsensya pa rin ako sa tuwing naiisip kong kinailangan pang isakripisyo ni Mama ang trabaho niya, pero hindi ko itatangging matagal ko nang gustong mangyari ito. Ang maramdaman na meron akong ina na nagmamahal sa akin. At tuluyan ko na ngang nakalimutan ang lahat ng sama ng loob ko kay Mama. Tita, palagay mo okay na itong suot ko? Napakasimple naman yan. Wala na bang iba? Eh, masyado nang bongga yung ibang damit ko dyan eh. Ayos lang yon. Minsan lang naman mag-birthday si Ate Josie eh. Gandahan mo na yung isusuot mo. Baka mamaya magalit pa sa akin yun. Ayaw na ayaw pa naman nun na natatalbugan siya. Hindi yan. Baka nga matuwa pa yun eh. Go na, magbihis ka na.
Naku, ngayon pa umiyak si baby kung kailan gumagayak na. Teka lang, tita ha. Patatahanin ko lang saglit. Ako na ang magpapatahan kay baby. Sige na, ituloy mo na yung pagbibihis mo. Sige po. Nalang pumunta kay ate, hon. May iwan na lang ako dito sa car. Ako na lang mag-aalaga kay baby. Sure ka, hon? Yes. Okay, pag biglang umiyak si baby, tawagan mo lang ako, ha? Alright. O tara na, Bri. Abri, ilapag mo na yung bulaklak sa tuntod ni ate. Happy birthday, ma. Happy birthday, ate. Sayang, hindi ka na namin makakasama mag-celebrate. Iniwan mo na kami. Ma, alam kong naririnig mo ako kung nasan ka man. Gusto ko lang malaman mo na sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Si baby, nag-uumpisa na siyang tumayo. Huwag kang mag-alala sa amin, ma. Hindi kami pinapabayaan nila Tita Cheche at Tito Alfie. Ma. Mama, sana mapatawad mo na ako sa mga pagsagot-sagot ko sa'yo noon. Sorry. Matagal ka na niyang napatawad, Aubrey. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa puntod ni Mama? Kuya Peter? Hi. Tita, kilala niyo po siya? Nagpunta ako dito para batiin din ng happy birthday ang mama mo. Kilala niyo si mama? Higit pa sa kilala. Bri, si Kuya Peter, Kuya, ikaw na magkwento. Hindi ko alam kung paano sisimulan eh. Bale, after kayong iwanan ng papa mo, ako yung sumunod na minahal ng mama mo. Bakit hindi ko alam? Matagal naging kami. Kaso ayaw ipaalam ng mama mo sa'yo yung tungkol sa amin eh. Kasi baka daw isipin mo na may kahati ka sa atensyon niya. Lalo't madalas ka nang magselos nun sa tuwing binubuhos niya yung oras niya sa trabaho niya. Mahal na mahal ka ng mama mo, Bri. Kaya nung malapit ka ng mga anak, nakipaghiwalay siya sa akin kasi gusto niyang ibuhos yung buong atensyon niya sa'yo at sa magiging anak mo. Sabi ko naman sa kanya, okay lang naman sa akin kahit na tara-tarang oras lang ibigay niya sa akin. Matitiis ko naman yun eh. Kaso ayaw niya daw nang nadidivide yung atensyon niya. Kaya pinili niyang mag-full-time mom lang sa inyo. At sa isip-isip ko naman, okay, sige. Willing naman ako maghintay hanggang sa pwede na ulit. Baka sakaling kapag malaki na yung anak mo, pwede na ulit. Kaso, hindi ko inakalang kukunin na pala siya ng lintik na virus na yan. Hindi ko alam na may ganung pinagdadaanan pala si mama. Hindi mo naman kailangan malaman eh. Yun ang palagi niyang sinasabi.
naman talaga, oh. Akala ko pa naman siya yung walang alam sa mga nangyayari sa buhay ko. Yun pala, ako yung walang kaalam-alam sa mga pinagdadaanan niya. Palagi kong isinusumbat sa kanya yung kakulangan niya sa oras dahil sa pagiging teacher niya. Pero nakalimutan ko. Hindi nga lang pala siya basta teacher. Tao din siya. May mga problema. May dinadamdam. Sigurado ako masaya ang mama mo kung nasa man siya. Palita ko, very good mommy ka daw sa baby mo eh. Opo, lahat yun nakuha ko kay mama. Hindi man niya ako naturuan kung paano mag-alaga ng bata. Naturuan naman niya ako kung paano maging mabuting magulang. At yun ang pinakamagandang aral na naituro niya sa buong buhay niya. Dahil doon, masasabi kong isa nga siyang ganap na teacher. Opo, at Bea, hindi ko naging teacher si Mama sa loob ng classroom. Paano siya magturo sa mga estudyante? Sisiguro ko. Tagumpay siya bilang isang guro. Hindi siya nabigo na ituro sa akin ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong buhay ko. Yon ay kung paano maging isang mapagmahal na magulang. Kung ano o sino man ako ngayon bilang isang Mommy Bree, lahat ng yon ay dahil kay Mama. Ibinahagi ko itong kwento ng buhay ko, Popoy at Bea, dahil alam kong marami sa mga kamorkada ang nakaranas din ng pinagdaanan ko. At gusto ko na rin magbigay pugay sa mga ina o ama ng tahanan na isinasabay ang pagiging teacher. Ganun na rin sa mga guro na wala pang sariling pamilya pero itinuturing ng anak ang mga estudyante nila. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang ngayon, Popoy at Bea, ay nahihiya pa rin ako sa pag-aakalang buong buhay ko ay meron akong kahati sa atensyon ni Mama. Ngayon, mas naiintindihan ko na lahat nga talaga ginawa niya para sa akin. Dito ko natatapusin ang sulat ko. Sana ay nakapag-iwan ito ng magandang mensahe sa lahat ng mga tagapakinig. Salamat sa inyo, dear MOR. Lubos na gumagalang, Bree. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, may kahati. Mga kapamilya, oras na natin. It's 19 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po, ano, ang nagulat ako, Bea. Ha? Akala ko naman talagang birthday party yung pupuntahan nitong sina Bree at si Tita Cheche, kasama pa si Baby. Ayan, pero yun pala ay, dun pala sa puntod ng kanyang ina. Diba, pupunta itong si Bree. Ayan, pero nako, eto na nga po tayo mga kapamilya, no. Kanina alam ko inis na inis ang marami kay Bree, ang daming mga naninisip pa rin sa kanya kahit sa comment section natin, 'di ba? Kayo naman, 'di ba? Dumaan din naman tayo sa pagkabata. Dumaan din naman tayo sa pagiging makulit, sa pagrerebelde. O sabihin na natin, masyado nang mabigat po yung pagrerebelde. Sabihin na nagpapapansin din, 'di ba? We are also seeking attention kasi dito sa katulad ni Bree, nag-iisang anak, Bea, 'di ba? Tapos ang dami-daming mga estudyanteng inaasikaso ng kanyang mommy. Kumbaga, nakaramdam din kasi, 'di ba? Nakaramdam din itong si Bree ng
kumbaga, kulang rin yung atensyon na naibibigay sa atin. Masisisi ba natin siya doon? I don't think so. Diba? Papansin bang tao itong si Bree? Hindi rin naman siguro. Kasi nag-iisa lang naman siya na anak nitong si Mommy. I mean, kahit itong si Mama Josie niya ay nasa kabilang buhay na, syempre ang gusto natin magagandang mga salita na lang, mga marinig natin. But then, ang kwento nung buhay pa eh. Diba, nung buhay pa, meron din bang pagkukulang? I think so. Diba, I think so, Bea. Meron ding pagkukulang. Ayan, pero ang dapat mas pinaunawa para sa akin ni Mama Josie ay yung dedikasyon ng pagiging isang guro. Diba? Ganun yun eh. Na talaga minsan, nasa, sabi nga nila, diba, huwag kang mag-uwi ng trabaho. Eh, ang problema, ang trabaho ng pagiging isang guro, talaga mabibit-bit mo hanggang bahay yan minsan. Diba? Kung compute-compute lang yan ng mga grades, siguro pwede na during break time, pwede bago pumasok o pagkatapos pumasok, o pagkatapos ng klase. Pero minsan, it goes beyond that. Ganun ka-dedicated as a teacher. Diba? Itong si Mama Josie niya, which is hindi rin naging maganda para sa kanyang unika ihan na si Bree. Because valid ba yung ginawa ni Bree, yung pagrereklamo niya? Sa tingin ko, meron namang basihan. Sa tingin ko, meron namang basihan. Correct. Ito mga kamarkada, itong ichichika namin ni, mga susunod na ichichika namin ni Popoy, hindi ito parang kay Mami Josie lang ha. Ito po ay para sa lahat na. Kasi syempre, namayapa na nga si Mami Josie, tama si Popoy, hindi naman natin gustong tsumika ng hindi maganda dun sa taong wala na. Pero marami nga, totoo nga, marami ang makakarelate sa ganitong storya. Hindi lang sila Tita Josie at etong si Bree ang may ganitong klase ng takbo ng buhay. Kaya ito para sa lahat ng mga guro, tama naman si Popoy. Aminin natin, Popoy, na meron naman talagang pagkakamali din ang nanay, si Tita Josie, doon sa nangyari sa pamilya nila. Actually, parehas naman. Doon sa side ni Tita Josie, yung dedication nga, 'di ba? Yung dedication doon sa profession, doon sa trabaho, na minsan yung mga guro nagiging biktima niyan. Na anong tawag dito, na dahil nga sa dedication nila sa trabaho, inuuwi nila yung mga trabaho nila, nakakalimutan nila mag-spend ng time doon sa pamilya nila. Pero alam mo yung kasabihan, Popoy, na magtrabaho kayo nang naaayon doon sa sinusweldo sa inyo. I mean, aminin natin, Popoy, ang sweldo ng mga guro ngayon, lalo na yung public school teacher, is hindi worth it para iuwi pa lahat ng mga trabaho. Para, alam mo yon, abutin pa ng madaling araw, hindi na makapag-spend ng quality time sa pamilya. Hindi worth it yung ganon. So medyo matatouch din natin, Popoy, yung parang ano eh, yung parang working process ng mga guro. Wag sana nating i-romanticize ng bonggang-bongga yung salitang dedication, yung salitang sacrifice for the students. Kasi may mga buhay din po yung mga guro natin. 'Di ba? Oo, gusto natin ng teacher na alam mo yon, sobrang dedicated sa trabaho niya, na alam mo yon, yung mapagkakatiwalaan talaga ng mga estudyante. Pero sana wag din kakalimutan ng mga teacher na matatapos mo lahat ng mga trabaho mo, pero para kanino nga ba talaga yan? Para sa sarili mo ba? Para dun sa mga ibang estudyante? E paano naman nga yung pamilya na meron ka? So siguro po, katulad kanina, Bea, ilang beses na sinabi ni Mama Josie na ginagawa ko ito para sa atin, para sa atin. Diba? Yung tutok niya doon sa trabaho niya. Pero too many times na nakita rin natin na nagtatanong itong si Bree, ano ba yung para sa atin dyan? Diba? Ano ba yung para sa atin? Nasaan ba? I mean, syempre, medyo naghahanap ka na ng tangible result. Ano ba, may hinahabol ka bang promotion, ma'am? Meron ka bang, mangyayari? May salary increase ba? Ganyan. Actually, doon sa usapan na magtrabaho ko lang ng ayon sa sinisweldo mo, we cannot compute kasi, 'di ba, kung tama ba o kulang, sobra yung sweldo mo para sa iyo. You just always give it 100%. Pero, 'di ba, you always give it 100%, pero syempre hindi lang naman trabaho ang meron sa buhay mo.
'Di ba? Meron ka ring pamilya, meron ka ring anak na humihingi rin ng 100% of your attention. Ang mga guro ay itinuturing ng pangalawang magulang ng maraming mga estudyante dahil sa inyo po ipinagkakatiwala ang ng ilang oras, 'di ba? Isa parte na kayo ng sistema naming mga estudyante noon kaya sabi ko bakit sila yung pangalawang magulang ang turo kasi sa atin ano ang mga teachers eh kasi nga yung oras na sana ay kasama mo ang mga magulang mo lalo na sa formative age mo ay andun kasama mo yung teacher mo, tinuturuan ka magsulat, tinuturuan ka magbilang, tinuturuan ka magkulay at kung ano-ano pa, 'di ba? Pangalawang magulang pero ang masakit nga po is nandun tayo. Very dedicated tayo sa ating pagiging pangalawang magulang. But as a parent, minsan tayo ay nawawala. 'Di ba magulang ka na mismo ng isang bata na katulad ni Bree? 'Di ba? Na nangangailangan ng atensyon, ng pagtuturo mo, ng sabi niya kasi mahal na mahal ng mga estudyante si Mama Josie. Marami love natin ang mga teachers natin, lalo kung sweet, very approachable, di ba? Kahit nga medyo masungit, pero nakuha mo yung loob. Ang sarap sa mga teachers, pero meron palang story behind that. Di ba? Meron din silang mga anak. Meron din silang mga apo na kailangang suportahan, lalo na yung mga anak. Di ba? Huwag na muna tayong lumayo sa mga apo. Yung katulad nitong si Bree. Di ba? Kaya naku, mga teachers. Ayan, paalaala lamang po. Ayan, na... meron kayong sariling anak, huwag niyo masyadong karirin. Salamat, kinakarir niyo ang pagiging pangalawang magulang. Pero, di ba, mas karirin niyo yung pagiging magulang sa inyong sariling mga anak. And nagkataon kasi, Popoy, na ito aminin natin, meron naman din kasing mga anak na malawak yung pag-iintindi, na alam mo yon mature na for their age. Pero karamihan nga is, yun nga, bata pa lang nag-start, nakamulat na, na walang oras sa kanila yung magulang nila. At ang palagi na lang ang linya, classic line, is para sa atin to. Pero sana na-explain nyo ng ito legit, ng detalyado, ano ba yung ibig sabihin ng para sa atin to. Pwede nyo namang diretsyon kasi ganito anak, no? Ito yung sweldo ko, di ba? So, kapag ako na-promote, lalaki yung sweldo ko. E di, makakapag-ipon ako ng pang-college mo or makakapag-ipon din ako kung meron kang gustong bilhin na laruan, damit, whatsoever. Yun ang ibig sabihin nun, anak. Kasi minsan, Popoy, feeling natin, pag sinabi natin na para sa atin to, alam mo yung gets na agad ng bata. lalo na kung bata pa lang nag-start na napapansin niya nawawala yung magulang, kailangan kasi diretsuhin natin, i-itemize talaga natin ano ba ang ibig sabihin natin sa mga pinagagawa natin, ano ba yung reason, ano ba yung purpose ng ating pagtatrabaho. May uhulugan tayong bahay, meron tayong business na itatayo para pagka nag-retire ako at ayoko nang pumasok sa school. Di ba? Explain niyo yun. Doon sa bata. Alam, hindi yung para sa atin to. At sabihin nyo rin yung consequence kasi ganito, anak. Kapag ka hindi ako nagtrabaho, hindi ko ginawa to, naku, mahuhuli ako, masisira yung aking workflow, baka masisante ako. Pag nasisante ako, wala tayong pera. Magugutom tayo. Minsan, wala natin i-real talk yung bata nowadays, mga kamorkada. And sometimes you just have to exaggerate, ano, yung explanation para talagang mas maintindihan. Ganyan naman ng mga teachers natin, di ba? Alam nila yan. Ay nako, hindi na po namin kayo dapat turuan, ma'am at mga sir. Dahil kayo sanay na sanay sa pagtuturo, but sometimes Bea, ano in reality ano, kung gaano ka kagaling mag-alaga sa anak ng ibang tao, doon ka kinukulang sa sarili mong ano, sa sarili mong bakuran. 'Di ba? Meron ka pala mga bagay na hindi nakikita doon. Ayan, 'di ba? Kaya sana, 'di ba, be mindful kahit anong trabaho, sa kahit anong trabaho. 'Di ba na yes, ginagawa natin ito para sa family, para sa ating mga anak, 'di ba? Pero you don't fail to spend time with your kids, with your family. Okay, please. Huwag niyo pong ano no, huwag kayong mawawala sa mga oras na kailangan, oras na para sa pamilya. Pag alam mo, natuwa ako doon sa isang teacher na nakausap ko, yan, sa orientation ng mga bata, sinabi niya,
pwede po ba? Kasi ngayon, Bea, ano, no, hybrid yung style ng teaching. Diba, merong online, merong days na online, tapos merong days na pupunta doon ang mga estudyante. Napakaganda nung explanation nung teacher sa akin, sa amin, sa amin na mga magulang. Ang sabi niya, kung pwede po, ang magme-message po kayo sa akin, personally, hanggang 8 p.m. Diba, hanggang 8 p.m. Huwag naman po sana na lampas 8 p.m. nagtatawag pa kayo. Ano, kasi ho, katulad po ito, kasama ko po sa orientation natin, may anak din po ako. Diba, napa? May anak din po ako at hindi lang po yan. Beyond 8 p.m. naman po, eh, para din po kami mga tao nagpapahinga rin. Diba? Tama yun eh. At tama yun, you spend time na magpahinga, to refresh, 'di ba? To re-energize yourself at tutukan. Yung sabi ko, magaling tong teacher na 'to. 'Di ba? Alam niya kung ganitong oras lang. Beyond that, beyond 8 p.m., sabi niya, teka, hindi na ho muna ako makikipag-chat sa inyo kahit tumunog yan, kahit hindi ko na po sasagutin. Gising po ako niyan ha, mga ma'am at sir, sabi niya. Pero kumbaga, give me a break. Okay, hindi naman robot ang mga teachers natin, lalo na sa panahon ngayon. Kasi alam nyo, yung iba rin ha, sa mga magulang, dahil meron tayong direct access through chat sa mga teachers na mga anak natin, kahit anong oras na lang kayo nag-message. And then you're expecting for an answer, ano, 10 p.m., 11 p.m., tapos alam nyo, 6 a.m. may pasok yung teacher, ano, makikipag-chat kayo. Alam nyo, wag. Diba? Do not feel so entitled. Tapos magre-reklamo. Teacher Bea, hindi mo ako ni-replyan. Ganito, nag-text ako kagabi, 10:30. Eh kung sagutin ganun teacher, ano kala nyo sa akin, di baterya? Hindi natutulog. Diba? Pagka sumikat ang araw, solar powered ako, basta babangon na lang na ganun. Mahirap naman yun. Diba? Oo. Pero Popoy, syempre, hindi rin natin palalagpasin si Bree dito si sa Bree. Story nito. Dahil aminin natin, marami rin pagkakamali ang ginawa ito si Bree. Oo. Na, ano pa, sabi nga, gaya nga sinabi ko kanina, hindi kasi lahat, eh, alam mo yon, mature na para maintindihan kung ano ang nangyayari. Parang kailangan talaga nila ng in-your-face na, alam mo yon, oras, kalinga, and everything. Kung kayo, kamarkada, ganyan yung nararanasan ninyo. At dito ako natatawa. Sabi ni Bri, hindi ako natatakot na nabuntis ako kasi kayang-kaya ko naman yung sarili ko. Kasi eto nga, oh, lumaki ako ng walang magulang. Bree, sa ginawa mong yun, hindi mo kayang-kaya ang sarili mo. Dahil napaka-immature nung ginawa mo, nung naghanap ka ng kalinga doon sa isang sa ibang tao, sa isang lalaki na kaedad mo din, na katulad mo rin, na ano bang alam sa buhay? Ha? Ano bang, may maipagmamalaki na ba? Marami na bang experience? Eh katulad mo lang din naman. Halos kaedad. Eh kung meron man may pagmamalaki, kung kaya man din, tama ba yung naging paraan, Dea? Mali pa rin eh. Mali pa din, na alam mo yon. Ginamit kasing excuse eh. Hala, wala ako, hindi ako pinapansin sa bahay. Sige, dito na lang ako, ganyan. Parang naghanap ka ng excuse para gumawa ng kalokohan na parang feeling mo, ay okay lang to, mapapatawad ako nito. Kasi nga, kulang ako sa ano eh, pag-aaruga eh. Hindi mo kasi ako sa attention. Eh. Diba? Parang ganito yan, Bea. Sa isang bata, huwag niyo akong pansinin kasi... Pero dabog ng dabog doon, na may binasag doon, yung alam niyang ano, may inaway doon. Tapos sabihin, ba't niyo kasi ako pinapansin? Huwag niyo akong pansinin. Tapos mamaya, meron na namang kasagutan doon sa bandaron. Meron na naman. Diba? Ayaw ng atensyon, pero kinukuha yung atensyon mo. Pero kaya, ganun yun eh. Para makuha yung atensyon. Ganito na lang mga kamorkada, no? Sige, you can blame all you want, pero by the end of the day, sa'yo pa rin ang sisi. Kasi you made the decision to trust a man para ibigay yung sarili mo, kaya ayan, maaga kang nabuntis. Hindi mo pwedeng sabihin na nabuntis ako kasi pinabayaan mo ko. Hala, hawak ba ng nanay mo ang utak mo? Hawak ba ng nanay mo ang decision making? Nagawa mo nga maglakad, sumakay ng jeep papunta sa bahay ng jowa mo, tapos nung nabuntis ka, sisisihin mo yung nanay mo. Eh meron ka na hawak ba ng nanay mo yung garter ng panty mo? At nalalaglag kapag wala siya. Di ba?
Nanay mo ba? Nanay mo ba yung nagsabi sa'yong gumora ka dun sa jowa? Hindi. Ikaw ang gumawa ng desisyon na yon. Kaya sige, you can blame whoever you wanna blame, pero by the end of the day, it's your fault. Cargo nako, mo Bea. Ang lahat ng nangyari sa buhay totoo. Mo. Ang dami na mga sumulat dito sa Dear MOR, ganyan na nangyari, Bri, ano? Sana wag na maulit yan. I mean, sa anak mo, sa iyo mismo, di ba, na alam mo yun, maghahanap ng atensyon. Tapos, kumbaga, mag-re-rebelde nga. Ano, dahil ang dami ng mga, I mean, nakuha mo yung atensyon ng isang tao, pero tignan mo, yung buhay na sinira mo, kumbaga, pabayaan ko na lang yung sarili ko. Marami kasing forms eh. Hindi lang naman pagbubuntis. Bea, meron yung iba napunta sa droga, napunta sa masamang barkada, napunta sa kung ano-ano mga kalokohan, sugal, ganyan. Nagpapapansin sa kanila mga magulang, mind you, it's going to be your life. Diba? Diba? Buhay mo yan. Gagawin mo ngayon, sige, nakuha mo atensyon ng nanay mo o ng tatay mo ngayon. Diba? Pero, sino ba ang kasama mo araw-araw? Nanay at tatay mo ba kapag ka nagpamilya ka na, kapag ka umusad na ang buhay, kapag ka nawala na sila, so sino may nabuntis? O ayan, kasi kaninong kasama yung bata? Di ba sa'yo? Di ba? O kaya nagsugal ka, pinaghahanap ka na. O ayan, sino nga hanapin? Magulang mo ba? Hindi. Mapagtatanungan, oo. Di ba? Nag-drugs ka. Di ba? Nag-droga ka, sinira mo buhay mo. Sinong pumangit? Magulang mo ba? Sila ba nag-positive? Sila ba nahuli? Di ba? Di ba ikaw? Diba? Oh. Kaya huwag niyong gagamitin yung sarili niyo as an excuse, 'di ba? Kaya be please be careful. Pero eto po po ya, maisingit ko lang. Eto first hand experience ng ating producer si Makoy. Ang sabi niya, ang anak ng public school teacher, proud ako sa sacrifice niya sa mga students niya. Hindi naman kami pabebe bilang anak. Charas lang daw. Pero, kaya namin ang sarili namin. Sana nga lang mag-retire ka na. Love you, Ma'am Roslyn Marcos. Yeah, Ma'am Roslyn Marcos. Retire ka na daw, Ma'am. Sabi rin dyan, anakay mo. Ay, eto po, may basa tayo ah. Si Teresa Malanon sabi niya, oo, andun ako sa part na maghanap ng atensyon at magtampo sa magulang, pero hindi yung magiging sutil at magpapabuntis, 'di ba? Dumagdag lang sa problema. Si Chris Amfer sabi niya, naghanap ng kalinga sa iba, kaya lang sa huli iniwan din siya, 'di ba nga? Ano 'yan eh, parang repercussions sa mga ano, mga ano tawag dito, naging action nitong siya. Learn from si Zay Mendoza, maging mabuting magulang ka sa anak mo, Bri, at gawin mong inspirasyon ng anak mo para maging maayos ang buhay niyong mag-ina. God bless sa inyo. Okay? Ayan, at syempre si Sere Gonzalez, ako wala akong masasabing masama para kay Bri. Masaya na rin ako dahil iniwan man siya nang nakabuntis sa kanya, ay proud pa rin siyang sinisigaw ngayon na mabuti siyang ina para sa anak niya dahil yun lahat. Okay, naisisigaw niya ngayon na naging mabuti siyang ina para sa anak niya dahil lahat yun sa mama niya. Diba? Sa paggabay ni mama niya. Kumbaga, medyo na-late na pero dumating pa rin naman ang tulong at inspirasyon at lesson ni ma'am. Ayan, ni ma'am Josie, ang mama ni Abby. Correct. Alam mo, Bri, ngayon pa lang, maraming salamat sa pag-share mo ng story mo at sa, alam mo yon, sa pagtanggap mo ng mga pagkakamali mo. At tama nga, yung isang kamarkada natin, we wish you the best ngayong single mom ka. And sana it's not too late para maramdaman mo na you are loved. And ngayon, meron ka ng sarili mong supling na siya rin magmamahal sa'yo. Basta mahalin mo rin yung anak mo ng tunay, tapat at punong-puno. Okay. Yan. Jello Ramos, maraming salamat sa yung $5 Australian. And okay, thank you. So much. Okay, pasalamatan na rin natin syempre yung mga traumatista natin na nagsipagganap for today's video. Ayan. Maraming salamat kay Nanay Josie, Jamie Rubio tayo dyan. Si K.
Kenny, Warlia Alagaw, si Mark Dan Capuchon, si Tita Che, ako po yan, si Peter, si Jag Kamat, Alfie McCoy, at ang gumanap na Brie ay si Cindy Basena po yan. Ang nagsulat, si Warlia Alagaw, at ang nag-edit, Joko Loco. Yan, thank you so very, very much. Mga kapamilya, bukas ulit magkarinigan at magkakawayan tayo dito sa Dear MOR. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, na sana bukas ay okay na ang ngipin. Ayan, Gorgeous B, Bayo po. Nga nga. Ayan, at ang lagi namin paalaala, mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, nakanganga ka man mamaya-maya lang, stay happy. Kaya practice. Ah. Boka pa.